Hello guys, welcome back to another video, welcome back to another vlog. Today, wala tayong today, continuation lang to, loko. Kung napanood yung last video ko about a vlog, sabi ko doon, magtutour lang tayo sa ferry, which is, it's just gonna be a short vlog. And also, magkikwentuhan lang tayo buong vlog. Supposedly, kami is sasakay dapat na 6 PM. Kaso nga lang, ano namin na pag nakita niya na meron kaming slot, merong slot sa ano sa ferry, which is nag-offer siya ng 5 PM. Kaso ang ano nang noon, ang twist noon is magbabayad kami ng $11.30. Pero okay na din, 1 hour early kayo para makarating kami ng umaga. Supposedly ang arriving namin sa Vancouver, tansya namin is around 8. Pero for sure, ang tansya namin ngayon, makakarating kami before 7 ng Vancouver. Well, probably after this introduction, makikita nyo na yung tour sa ferry. Without further ado guys, let's go! Loob ng ano, entrance ng ferry, pagsasakay po kayo ng ferry sa mga gusto pong tumawid from Vancouver, I mean galing Tawasan to ano, Swartz, ano ba itong bay na to? Swartz Bay pala. Here's the inside of Swartz Bay. Sa likod na tayo ng mga RVs. So currently, nasa pinakalikod kami and then medyo maingay dito. Oh my god. Inside kung kaya ko mag-vlog doon ng ganito. Medyo maingay. Pwede naman siguro bumaba, no? Yeah. Pwede na siguro? Yeah, we can. We can go down, right? So, as of now, bababa kami para may tour ko kayo ng ferry. Pag may time tayo, may tour ko kayo ng ferry. Bang di pa umaandar. So, yeah. Probably, I'll see you guys inside the ferry. Ito ba yun? Ha? Eh, meron pang taas? Hindi sinakin natin na. Pero dito yung kainan na. Oo, hindi sinakin natin na. Maalis na ba? Hindi pa. Yeah, maalis. So, ano, dito yung kainan. I mean, hindi dyan, yan yung stagat yung kainan. Ito food court nila. Hindi, umandar na ata tayo. Umandar na nga. Mga isakin natin. Para lang naman yung food. So, palis na kami ng Swartz Bay, Victoria. Patungo ng Vancouver. I mean, Tawasan, Mills, Port. Stairs tayo from dito. Ayun, ang tanong. Hanapin natin yung stairs. Well, I guess kailangan natin gumala dito sa ano, sa taas. Island boy, wind one. So, ang deck 5 is food court. Yun ang deck 5. Yun ang food court ng ferry. So, nasa currently nasa deck 6 na tayo, right? Yeah, back to deck 6 na tayo. Na lang kami na upuan para makarelax kayo para sa kayo. So, kuya, upo na lang muna kami hanggang ngayon matapos. Man, have your attention, please, passengers. This is your teacher speaking. This is the third announcement for the red Ford F-150. The driver of the red Ford F-150 ganit, on this Ford license plate RL2810. Please return to your vehicle immediately. Your alarm is sounding. Your attention is required. Ay. Grabe naman yung may-ari ng Ford na yun. Ang malampakailam.
sabi na nga nila kanina, pag sensitive yung sakyan mo, make sure na i-manual lock mo. So kayo guys, pag ano, pag yung sasakyan nyo, alam nyo sensitive, required na i-manual lock nyo na lang via key yung pintuan nyo, kesa i-automatic lock nyo na yung mga tunog-tunog kung sensitive yung sasakyan nyo. Kasi kanina merong dalawang announcement na isang BMW Black at isang Red F450 na nag-alarm, which is yung BMW is na black na ano siya ata, na narinig niya yung ano niya sa kanya sa announcement, bumaba siya bigla, inano niya yung sakyan niya. Pero itong F-150 na pula, kanina pa nila ina-announce, walang pakialam ata, or di niya napapasa, or di niya nagbibingi-bingihan kasi tamad ng bumaba or kumakain siguro or whatever, natatain, ganun. Pero still, kung lagi ka naman siguro sumasakay dito, alam mo na yung rules na yun. Although, I guess, this Ford 50 is wala talagang pakialam sa kanya kasi yung nag-a-announce, tatlong beses lang in-announce yung sasakyan niya, which is no effect until now. Kawawa naman yung mga ano, crew sa baba na nagtatrabaho. Tapos yung ibang sasakyan na nasasakyan lang nila. Unless, may business ka dito sa taas, gutom ka, pwede ka kumain, sure. Pero, bumalik ka naman kagad sa sasakyan mo, i-double check mo kagad once nung announcement nila. Pero pagkakamali din kasi ng ferry, late na nilang in-announce yung nakasale na. You know what I mean? Late na rin eh kasi nila in-announce yung nasa middle of ano, sailing na eh. Tsaka nila in-announce na i-manual lock nyo ano, yung sasakyan nyo. Pagbababa kayo, pag-aalis kayo ng sasakyan nyo. Which is definitely wrong. Lalabas kami. Ating nakaraan na gabi na pinuntahan namin na medyo hindi ko nakuhanan kasi nga madilim siya. Pero ito yung magandang bandang view na mahangin na hindi mo maintindihan. Like look, malapit na rin kami sana sa port. Mamaya mag-announce na rin sila mga 15 minutes before we arrive sa port. Tsaka nga kayo bababa dun sa ano namin, sa sakyan namin. Pero for now, let's just enjoy the view. Ayun na, pa-arrive na kami sa terminal na lagpasan na namin yung ano, yung ano, US Washington ano. Basta, nalagpasan na namin yung Washington board. So, nag-announce na sila 15 minutes before. Ayun yung kanina. 15 minutes before na bumaba, may magdadaong yung ferry. Mag-announce na sila na kailangan namin bumalik sa aming mga sasakyan para pag ano, syempre, handa-handa rin naman before anything. So, yeah, I think that's the ferry tour, I believe. So, kagaya namin, may mga sumapit na rin dito yung mga mostly mga trucks. Dito yung mga trucks, lahat dito. Pero tayo, andito nga kami. Nasa pinakababa, yun yung mga parking ng mga trucks, mga ganun. Which is, yes, at least makakauwi kami ng maaga, right? I'll show you kung ano itsura namin pag lalabas na kami ng ferry and sa ano, sa port ng ferry palabas na kami, some kind of views na makikita nyo. But without further ado guys, I'll see you in a bit. And damn, palabas na kami ng ano, ferry. But, kasabi namin laki oh. So I guess yung mga nasa baba, yung mga nasa huli kanina, I see yung mauna lalabas din. Tapos dito kami nang galing nung nakaraan, nung first up, yung first gate, look. At least sinasabi ko na para kami na para ka nanonood ng karera kasi nga doon ka sa bakod. Kasi ito, mabibilis pa palabas. Kaya para ka talaga nanonood ng karera eh.